Hello, Kuwait and Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. I'm Ms. Rachel from ICC Kuwait. And ngayon, nakikita niyo dyan sa ating screen. Sila po yung mga students namin dito sa ICC na nakapagtapos na sa airline dating course. And ngayon, tuhayan po natin yung kanilang kwento. Paano ba sila nakapagtapos dito sa ICC? Paano nila nalaman yung ICC? Paano nila naisipan na mag-enroll sa airline ticketing course? Ano ba yung mga reasons nila kung bakit sila gustong makapagtapos dito sa airline ticketing course and then natapos na nila yung course? So, yun. Mag-uumpisa tayo sa pagpakilala sa kanilang mga pangalan. And yan. So, mapakilala niyo yung sarili niyo sa lahat ng mga manonood po natin dito sa ICC Talk. Okay. Good evening, everyone. Sa lahat ng pong manonood ngayon. So, ako po si Cheryl Garcinis. 36 years old. Tapos, nag-decide po akong mag-enroll dito sa ICS School kasi nga, gusto ko pong ma-enhance yung knowledge ko about education and I choose the course airline ticketing. So, yeah. Hi, hello po. Good evening. Ako si Marichi Makilan. Naisipan ko pong mag-enroll ng ticketing airline dahil gusto ko pong mag-trabaho. Makapag-trabaho in related sa airline, yeah. Ticketing agent. Yeah, that's it. Ako naman, good evening po sa lahat na nanonood. Ako si Jennifer Mendoza Binasing. Nagtatrabaho din po dito sa Kuwait. Nung nakita ko sa FB na may chance ako magkapag-aral, so green up ko na rin para sa future ko. Baka may makakita rin ako na related doon sa mga tinatrabaho ng airline ticketing or yes. I'm planning also na kung sakaling the future for good, makakaroon ako ng business. Yeah. Paano niyo nakita ma'am yung ICC? For me, sa Facebook, actually. Yes, because I followed the ICSA Facebook page. Tapos, meron akong mga friend na nakapagtapos na din. Actually, mga ka-workmate ko sila. So parang yun, na-inspired ako nga. Nagawa nila. So, oh, why can't I? So tinatry ko po talaga na magkaroon ng chance ng off day ko. Tapos, talagang na-inspired akong mag-enroll. Na gusto ko talagang may something akong mapag-aralan at ma-achieve. Kasi nga, diba, di naman tayo alam yung mga opportunities na dumarating eh. So, yun yung parang at least naka-reserve ka na meron kang na natapos. Yes, knowledge. Yes, exactly. Diba, para kung may chance, diba, at least andyan na. So, parang yun yung naka-inspire sa akin yung mga kasamahan ko sa work. Yes. Kasi dito rin sila talaga nakatapos ng degree holder nila. Wow. Naging degree holder sila. So, diba, nakaka-inspire yun. Yes, yes. Alam mo yun, yung mga kasama ka, may mga kakilala ka na kapagtapos ng pag-aaral habang nagtatrabaho dito sa ibang bansa. Kaya, diba, sa ngayon, sa paggawa natin ng live interview na ito, malay mo, kaya yung magiging inspiration din nila na para din i-push nila yung sarili na naabotin yung mga pangalaman. Mm-hmm. Diba? Very possible po. Yes, talaga. So, kasi in a single word or one sentence lang yung masasabi natin, makaka-affect yun sa isang tao. How much more na yun, hawak niyo yung mga certificate ninyo na patunay na kayo is nakapagtapos talaga ng airline ticketing course na hindi lang siya chuchu lang yung ICC, di ba na, baka ano, hindi siya legit or di ba kasi hindi naman kasi natin malalaman yung mga, alam mo yun, yung mga isip ng mga kababayan din natin na parang hindi pa sila, parang mayroon silang doubt regarding sa ICC. So, ngayon, nakikita nila na, ay, marami na palang nakapagtapos sa ICC. So, why not, simulan ko yung pag-abot ng mga pangarap ko din. Na magiging, katulad mo nga, di ba, parang naano ka na, encourage ka na nakapagtapos na yung mga kasama mo sa work. Diba? Yun po, yun. So, tsaka parang masarap pakinggan. Yung nagtatrabaho ka, tapos minatapos ka. Parang masarap. Alam mo yun? Kasi diba dati, nag-aaral tayo sa Pilipinas. Malaking ano yun. Maganda yun kasi may nagpapaaral sa atin yung mga parents namin. Pero iba na yung pakiramdam na ikaw na yung nagpaaral sa sarili. Nagpapaaral sa sarili. Correct. Ganyan. So yun ma'am, ikaw ma'am, paano mo siya na ano, nakita si ICC? Or paano mo na ano si ICC? Yung sa akin, yung kasama ko dati na secretarial din siya dito. Mm-hmm. So doon ko din na ano sa kanya na isang araw sumama ako sa
sa kanya dito para so na-encourage naman ako na mag-enroll sa ticketing kasi gusto kong makapagtrabaho. Makapagbago iya mag-change naman yung trabaho ko. Kasi iba din pag may knowledge and skills na anywhere hindi natin kasi malalaman eh. Kumbaga tayo kasi yung gumagawa ng opportunity na para sa atin kasi yung trabaho nandiyan yan. Pero paano mo siya paano ka makapag-apply ng trabaho kung hindi ka naman equipped ng skills nila? Yes, so tayo talaga yung gumagawa ng opportunity. Tama po. Gaya ngayon, tapos na ako sa airline, then nag-proceed ako sa computer secretariat. Kasi once maging airline ticketing agent ka, kailangan mo din na maging proficient sa paggamit ng computer. Yeah. Kasi more, halimbawa, mag-reserve ka ng, mag-reserve ka or mag-ano ka ng ticket, di ba? Computer natin siya gagawin. Kasi pag cellphone, actually, pwede naman siya magagawa ng cellphone. Pero pag nasa actual work ka kasi, computer yung computer gagawin. Hindi siya cellphone. Laptop siya, yung gagamitin mo. So, mas maganda yun, may ano ka talaga, knowledge ng computer at the same time. Ayan. So far ngayon, tapos na kayo sa course nyo. Paano nyo ba inumpisahan yung mga exercises nyo para sa mga kalaman ng lahat na paano nyo ba, kumbaga, sa pag-aaral nyo dito, may exam ba kayo? May exercises kayo? Mm-hmm. Or paano yung discussion? Ano yung experience nyo sa instructor nyo? Pwede nyo ba i-share din sa kanila? At least, alam nyo, may ano sila, may idea, ay, ganito yung pag-aaral ng airline. Okay. Para sa akin, kasi nga may... Sa trabaho kasi sa sales, so nagkaroon ako ng chance na may work 2 days off. So it's a good thing mayroon ganun kasi nga talagang na-focus ko yung pag-aaral sa course ko. So tapos maging multitasking ka lang kasi sa sarili mo kung may determination ka na talagang gawin mo yung isang bagay. Kahit naman busy yan eh, 'di ba? Parang may time ka talaga na pag naanan mo siya ng time na i-focus mo siya. Yung bang time management na sinasabi. Yes. So, yun eh. So, parang kahit nagtatrabaho kami, although pagod talaga, pagod siya sa work. Minsan kasi, di ba, may mga timing na talagang 12 hours, gano'n. So, parang, alam mo yun, sobrang hirap. Pero, yun, talagang sacrificing kasi ang ano dyan eh. Kasi kung may goal ka sa buhay mo, talagang hindi yun bother yung trabaho. Mayroon ka pa rin talagang time na i-priority mo yung goal mo sa buhay na matapos. Kasi ito yung ano mo eh, nakafocus ka sa future mo pa na posible pang mangyari sa'yo na makapagbigay pa ng magandang kinabukasan, di ba? Yes. In career yes. Matter. So, yun lang, determination, time management, at saka inspired mo yung sarili mo na kaya mo siyang gawin, no matter what. Yes. Ayan, so, yun ma'am, paano yung ano niya ma'am, yung sa klase niyo, mahirap ba siya? May mga ano ba kayo doon? Oo, may mga mahirap. Challenging. Paano yung sa exam? May isang grade ba? Mayroon kami exam. Bukod sa exam niya, meron kayong exercises na sinasagutan ng quizzes? Yes, meron. Between yung quizzes niyo. Ano yan, discussion siya? Every session pala, mayroon kami ano. After ng discussion. So, to prove talaga na naintindihan niyo yung discussion. Yes po. Pag hindi naman intindihan, in-explain naman ulit. Tatanungin. Magtanong naman kami pag may hindi naman ulit, kung hindi maganda ang grade. At least, meron siya critic. Kung hindi nyo gusto niya mag-score niyo, di ba? So, yun yung kagandahan. Tsaka, napaka-approachable ng teacher. Oh, yung bang napaka-ano niya, napaka-flexible niya flexible sa studies. Flexible niya sa mga lahat ng bagay. Okay. Kaya sa timings niyo. Kung baga, di ba Monday batch kayo? So, for example, hindi kayo makati ng Monday. Ano yung ginagawa ng instructor? Saturday. Actually, may make-up class kami every Saturday. Yun yung kagandahan kasi ginagawan siya ng paraan. Ginagawan siya ng instructor niyo na at least kung makapag-absent man kayo ng klase niyo, meron ba rin kayong makeup class na maano niyo yung mga exercises niyo. Tsaka kagandahan sa kanya, focus siya bawat isa. Mas maganda yon kasi di ba, hindi, parang at least hindi mo masasabi na I left behind ako kasi nakapag-absent ako ng isang session. Di ba kasi hindi natin alam, may mga ano tayo eh, may mga kanya-kanya tayong mga commitments. Although, sabihin natin na free tayo ng every Monday, pero hindi natin may iwasan na may mga emergency. Pero at least yun, ginagawaan talaga siya ng instructor ninyo na baka pag mag-class kayo, ma-ano niyo pa rin yung mga class. Yung mga lesson. Mga lessons. Ayan. So, yun. Ano yung masasabi niyo sa lahat ng mga kababayan natin? Meron tayong mga, mga viewers. Ayan. Or sa mga, lahat ng mga OFW na nandito sa Kuwait na
may doubt sila sa sarili nila. Kakayanin ko ba tapusin yung course kung mag-enroll ako? Legit ba yung ICSA? Yun. Ano yung masasabi niyo sa lahat ng mga, or message niyo sa lahat ng mga OFW? Ako, sa hindi pa nakapag-enroll, punta na kayo dito sa Malia, mag-enroll na kayo. Try nyo lang. Wala naman masama kung mag-try. Yes, oo. At least, tinatry mo sa sarili mo. Balang araw hindi mo magiging regrets yun. Na ay, sana sinubukan ko, no? Di ba? Kasi yung regrets talaga, nasa huli na yan, di ba? So, at least, hindi, wala kang pagsisisi na nag-try ka na i-improve din yung sarili mo, mag-enhance ka ng skills, di ba? Kasi dito sa online ticketing course, pwede mo siyang gawin sa aling business. Correct. Yeah. Kasi halos lahat ngayon, meron ng mga, may mga ano na sila, may mga kanya-kanya na freelancer, di ba? Online ticketing agent, pwede mo siyang gawin. Anytime. Cellphone lang pwede na. Pag ikaw yung... Kahit sa bahay lang. Oo, sa bahay lang. Kasi marami din ako mga kaibigan na freelancer sila as airline ticketing agent. Yan yung nagiging business nila. That's all lang. Yes. Diba? So, magandang opportunity. Yeah. Maraming salamat. Sir Nabil, thank you. Thank you, sir. You're the great. Yes. So, ICS is the best school talaga. For OFW, ha? Kasi nga, diba, ito yung, kumbaga sa mga, sa atin ng mga Filipino mo. Mm-hmm. Parang, before, parang di naman ako naniwala kung gano'n siya ka-legit. Pero nung na-prove ko na kasi na mas marami kong makasama sa work na talaga, natapos nila yung bachelor nila dito. Alam mo yun, parang sabi ko, ay talagang ano siya, talagang legit siya na galing sa Pilipinas. Tsaka yung mga yung nakatatagap nila mga diploma is talagang ano siya, kahit saan, may mga nakakuha ng maganda ng mga career nila, nakapag-office work na talaga sila. Talagang ano siya, legit na school na which is napaka-flexible sa lahat ng OFW. So, yun. So, we're inspired for everyone. Enroll ICSA. Oh, kasi ano naman eh, parang open siya sa lahat. Hindi pa naman huli. Yes, yeah. Oo. Tsaka wala educational background na kailangan. Mm-hmm. As long as interesado, as long as decidido ka na mag-upgrade ng skills mo. Knowledge, di ba? So, open siya sa ICC lahat. Welcome dito sa ICC. Kahit sino. Opo. Wala tayong mga pinag-upgrade. Yes, feeling. And of course, speaking of certificate niyo, yung certificate niyo po is from California. USA, yes. USA. So, yun, alam niyo yung certificate is isang achievement natin yun. And congratulations sa inyong tatlo. And natapos niyo yung course niyo kahit ang daming mga, alam niyo yun, mga problema na dumating, dumaan, pinagdaanan. Pero hindi pa rin kayo sumubo para tapusin yung course niyo. And yun, correct. Good job sa inyong lahat. And hopefully, in the future, makikita namin kayo na, alam niyo na, nandun na kayo sa dream career niyo or dream job niyo. Diba? Inshallah. Hindi naman kasi natin na maybe next week, next month. Diba? Nandiyan na yun. So, congratulations and thank you so much sa pagbigay ng inyong kwento dito sa ICC. And, yun, baka may mga message pa kayo na, ano, may mga gusto kayong pasalamatan or i-shoutout dyan. Thank you, Kasi Nabil, for your patience and your knowledge, sharing with us and all the admin staff in ICC school. So, we're very grateful and blessed. Natapos namin yung course. Salamat sa lahat, sa inspirations. Yes, thank you so much. And see you sa darating na graduation ceremony natin for formal ano na yun, tapos na yung course. Okay. Thank you. Yes. Meant talaga yun na alam niyo yun na. Mm-hmm. Okay, tapos na kayo sa airline ticketing course niyo. So, meron tayong recognition. So, wow. Yeah, i-announce natin yun kung kailan yung recognition din natin. Okay. Para at least makapag-prepare din kayo ng mga susuotin. Ayun. Diba? Kasi once in a lifetime lang yun. Oh, may second time kung mag-enroll ka ng panibagong course. May second time na recognition. Why not? We're planning to enroll. Yes. Oh, pwede kayo mag-proceed sa Hospitality and Tourism Management since yung course is airline ticketing course na makamit siya doon sa Hospitality and Tourism Management. Diba? Okay. Ayan, so yun, congratulations and para sa lahat ng mga kababayan natin na nanonood ngayon or makakapanood ng live na to kung nais nyo din po na mag-enroll sa airline ticketing course and magiging professional bilang isang airline ticketing agent. Ayan, so tawag mo kayo sa aming WhatsApp number sa +965 99 302 850. And maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood. Ayan, so ang dami na. Ako po muli si Miss Rachel and kasama ko si Ma'am Cheryl Marichi Jenny. Ang nagsasabi, ICSA, your partner in success. Yes.